Ayan. Ang taas po ng mga puno ng pine tree. Napakaganda tingnan. Napakaganda tingnan. Mga guys, ayan. Napaka-presko at marami ditong nagja-jogging. Ayan po. Hello guys, good morning po sa inyong lahat. Nandito po ako sa Ayase River. Sa lugar na nandito po ako sa Matsusoka Matsubara or Matsubara Soka. Tuwing naglalakad ako dito guys, pag winter, nagbigay pansin sa akin ang mga pine tree na naririto. Halos lahat po ng puno ay mayroong balot. Tingnan mo guys, ang haba po ng pine tree. Pero bakit kaya ito lang ang party dito ang nakabalot guys? Ayan. No? Sa aking pagkakaalam, may natanungan ako bakit ang mga puno ng pine tree kapag winter dito sa Suka Matsubara ay nakabalot siya ng dayami. Yung ano ng palay guys, ayan o. Dayami ng palay. Ayan, ang haba niya. Tuwing winter lang po ito nila ginagawa. Pag summer, wala na po itong balot. Siguro guys, ano sa palagay po ninyo? Meron kayong idea? Kita ko po sa inyo at mamaya sasabihin ko kung bakit no? Ito ay may balot na dayami. Ayan. Ang taas po ng mga puno ng pine tree. Napakaganda tingnan mga guys, ayan, napaka-presko at marami ditong nagja-jogging. Naman po sa kabila. Ayan po yung view niya. Super sa ganda. Ayan po. Ayan. Yung Ayase Bridge. Pangalawang bisis na po ako ditong nag-vlog. Una, last year, siguro mga summer.
Ito guys, akyat tayo dito sa ano, sa Hashi. Sa bridge. Ito. Ayan. Pag ano, paakyat ka dito ka banda sa kaliwa. Bicycle. Oh. Kaliwa. Pagbababa ka, banda ka doon sa kanan. Itong gitna na nandito sa space, daanan siya ng bisiklita. No, pwede mong iakyat dito ang bisiklita or ibaba. Punta doon. Guys, nandito na ako sa tuktok ng bridge. Ayan. You know. Ay, masilaw. Oh. Ayun na yung building. Ayan. Dito naman. Sa kabila. Ayan yung istasyon ng diretsyo ng Tokyo Daigaku Station. Noon ay Matsubara Station. Ayan, diretso lang yan dyan. Tapos, kung gusto mo pang dumiretso maglakad, dito bababa ka na naman dun sa bridge. Ayan. Pati rin doon sa kabila, yung mga fine tree ay nakabalot din yan ng mga dayami. Ayan. Ayan, ito naman pababa kung pupunta doon sa dito sa kabila. Madalas din dito dumadaan ang marathon. Pagkabalot po ng dayami sa puno ay nasa baba lang siya, hindi sa taas or hindi sa gitna. Siguro po ay ang mga party na dyan ay dyan mag-umpisa ang pagiging mahina ng puno, kaya dyan nilagyan nila ng balot for maging malakas.
Dito sa Japan, ang tawag po ng puno na ito ay Matsunuki. By winter ay maaring manghihina ang kanyang puno kapag taglamig na. Kaya ang ginawa po nila ay binabalot ng dayami ang puno para magiging strong ito. Alam na natin kung bakit binabalot ng dayami ang puno ng Matsunuki protection sa winter. Ito, ang laki. Laki ng puno na to ah. Sabi po. Mapapansin nyo na ang itong punong kahoy na to ay may nakatapal. Ito ay may doktor na nag-aalaga dito at ito ay mayroong sakit. So, kumbaga sa tao ay ginamot nila ang puno na ito. Kinayod yung mga sira sa ilalim at nilagyan nila ng ano, parang simento, takip. No? Ayan, hanggang sa taas. Tingnan mo, hanggang doon din sa taas. Kasi napakatanda na yata nitong puno na to. Ayan o, napakahaba. Niya, ayan. Tingnan mo ang haba niya. Ayan o. Ayan. Napakaano pa. Okay ba? Ganda tingnan na mga puno sa itaas. Thank you guys. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpanood po sa aking mga videos. At nawa ay huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe po ang aking channel, Patty Gucci Vlog. At huwag kalimutan na i-like and comment and share. Thank you guys. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po. At nawa ay patuloy po ninyong suportahan ang aking channel. Thank you po sa lahat kong mga subscribers at sa lahat po ng aking mga viewers. Maraming salamat at syempre shout out din po sa inyong lahat.